that the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shalt honor him, not doing thine own grace, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. Bisabay, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po muna sa amin. Patuloy namin itong lesson namin about you being our guide, Panginoon. I pray na maging guide din po namin kayo, maging guide din kami ng iba sa na mga kailangan, Panginoon, especially the youth. Nakita namin kanina umaga, sila ay prone, Panginoon, sa mga mistake, mga lust, mga kasalanan, mga kamalian, Panginoon. Ganun din kami, makita namin na kailangan nila nito. At kami rin, Panginoon, so habang kami po ay ginagabay niyo naman at nakikinig kami sa inyo at sumusunod, I pray na mas lalo kayo mag-effective, Panginoon, sa pag-guide naman sa iba. Salamat po, Lord, kayo malulati again sa aming pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay. Sayang again, wala si Ren kanina. Ba't ganun talaga? Okay, so kanina umaga po ay papatuloy lang po ito. No? Ang title again ito, The Lord Shall Guide. Okay, sa Tagalog, ang Panginoon ay mag-gagabay. Pero ang subtitle natin is Giving Guidance as in Getting It. Sa Tagalog again, nagbibigay tayo ng patnubay sa iba habang ito naman ay kinukuha din natin. So sabay po yan. Kahit saan yan. Naalala ko tuloy yung mamahal yung gas, di ba? Kasi nga, minsan yung supply and demand, minsan actually iniipit daw yan sa Middle East. So, pero natin kailangan malaman lahat yan. Basta, pag konti ang supply, mamahal. So, ganun po yan. So, habang pag maraming dating, no, ang inventory, kahit saan pa yan, baboy o manok, gulay, di ba? Mapansin nyo, nagmumura. And then, ang nakikinabang, of course, eh, lahat naman yan galing sa Diyos, di ba? So, tayo nakikinabang. So, yung mga nasa gitna, kumikita rin tayo, at least napapamura pag, again, kung walang corruption dyan. No? So, inani nila, ang Diyos na nagpalago, logistic, tapos tayo, trabaho, bibili. So, masaya, di ba? Walang problema. So, ganun din naman sa kahit saan, sa studies, for example, sa academics nyo. So, consistent naman yan ang supply ng teacher, for example, kung magtitino. Eh, paano ngayon, yung iba, nag-iisip na ng mga, alam nyo, may mga trabaho ngayon, wala na kwenta-kwenta. Di ba? Yung mga psychology, pero mayroon mga course ngayon, wala na kwenta-kwenta daw. Eh. Astronomy. Astronomy, ano nyo, parang mga sa sci-fi eh. So, yun na, may pakinabang naman dyan, yun, tayo flat earther, di ba? So, nakakatuwa din niya, pero minsan sobra-sobra. Kaya, naalala nyo, hindi ako makatrampa, pero may panahon na kinat yung budget ng NASA kasi sabi ng mga tao, pabira. Sabi nyo, 1950s pa, after ilang siguro mga 15 years, meron tayong makikitang alien. Ganun yung ano nila eh. Sa totoo lang, yun daw yung nag-drive sa kanila para gumastos ng gumastos dyan sa NASA na yan. Kasi mga, after how many years lang meron daw eh. Kaya wala eh. Walang alien hanggang ngayon. Hanap pa ng hanap sa Mars. Ay, may tubig doon. Sigurado may buhay. Eh, wala pa rin. Diba? So, ba't ka napunta doon? Ayan, so, yung supply po ng learning, saka mga teacher, hindi yan mawawala, okay? Actually, yung isa sa mga talagang kumikita, yung education. Kahit libre na sa panahon natin, pabira, saan nila kinukuha yung pera sa mga taxpayer. Kahit sa US, yun ang ano nila,
reklamo ng mga kilala natin na siyempre anti-communism. So, pambira, yung mga public school, siyempre naglalaki yan, tapos pinapautang pa even sa college. So, mangungutang ka sa gobyerno, babayaran yung college. Eh, dahil alam nilang mangungutang ka lang, eh, lalakihan nila yung tuition mo. Kaso, yung utang mo yan, tagal mo mabayaran. Ganun sa akin. Iguti dito, wala pa nga ganun dito eh. Pero sigurado, magkakaroon din yan. Gusto nyo ba yun? Oo nga, so dito libre lang. Pero again, minsan nagpapababa rin sa quality. Kasi nga, pag gobyerno nagbabayad sa'yo. But anyway, napapano tayo, no? Gusto ko lang, dito lang tayo sa, ano, sa paggagabay, no? So, ibig sabihin, hindi mawawala yung supply ng kahit ano. Pag maganda, gusto ko, nandun pala ako kanina, no? So, maganda yung flow ng, ano, walang dayaan, walang corruption. Which is lahat naman sa Diyos. Whether be knowledge, of course, pagkain. Tuloy-tuloy yan eh. Ang Diyos galing, may mga middleman, then yung iba kakain. At may kinabang. So, ganun din ngayon sa guidance, okay? So, ibig sabihin, yung mga churches, may panahon po ng revival talaga, actually. Kaya nga sa atin, yung mga batang to, pag na ano, puro games kayo, para ako nanghihina eh. Ibig sabihin, kaya nga pag sa ganitong preaching, inaano ko yung utak nyo eh, tawag dito, in-steer. Sabi para doon kayo maging interesado. History na tama, okay? Even history yan, hindi yan nakasulat lang kasi hindi ka na mag-iisip. Pag binabasa mo history, parang Bible din, nakita mo yung ibang case, loko-loko, iba, okay. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po yung tao pala pwedeng magbago, di ba? Ibig sabihin mahirap yung pamilya mo, next generation, ganun pa rin. Nangyayari din yun, pero nangyayari, pag nagsikap talaga yung iba, nagtapat sa Diyos, anong mangyayari? Di ba? So, patapos na naman ako sa 2 Chronicles. Ganun. Ganun yung, ano eh, tema. Yung bandang huli niya, sila Josiah nga. Banggit ko ayun ng umaga. Eh, si Josiah, yung tito, eh, tito niya. Alam ko tatay niya yan, tsaka lolo niya. Parang yung loko-loko. Manasseh, tsaka si Amon. So, pero, ano nangyari kay Josiah? Parang naging ganun. So, binanggit niya yung, hindi ko malala kung sino yung nanay niya. Minsan kasi ganun eh. Kahit loko-loko tatay mo, yung nanay mo, pinaglabang ka. Amen? Amen. Lagi ko sinabi sa inyo yan. Kahit sa diadem, ganun. Minsan yung nanay ang ano eh. Hirap na hirap. Pero nagtapat eh. Bandang huli, hindi ka magsisisi. Amen? Pag nakita mo malaki, matino yung mga anak mo, sulit yan. Bukod pa sa, of course, sa reward sa langit. Amen? Alam ng Panginoon yan. So, ano pa? So yun, kanina umaga, yan po ay galing sa Diyos lahat ng guidance. So inihingi yan, pero dapat siya pisinusunod mo rin. Ang hirap nung hindi mo sinusunod. So again, ang pinaka ano natin is as a church, tayo po yung magagabay sa iba, sana matitinong tayo, maayos tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Partly po, no, kaya kahit paano po, ay tuloy-tuloy pa rin tayo, di pa naman patay yung pastor nyo. At nakakataos, kasi yun po yung ginawa nating tama nung mga una pa lang kaming, unang panahon. So yung mga first 2 years namin, talagang puro Bible kami. Hanggang ngayon naman, amen? Pero actually medyo nag-slow down kami kumpara dati. Kasi nga, ganun talaga, mapakiramdam mo yung tao. Pangit naman hindi nakakasunod, tuloy-tuloy ka pa rin, di ba? So po, yun, kaya pag nakikita ko sinaba, tuloy-tuloy lang, walang pagod, parang walang pagod. So, yun ay kita kong bunga nun. Amen? At dapat tuloy-tuloy yan. Amen? Kayo naman. So, next. Okay. So, kanina umaga, ang pinaka-time na bago pala yun, no? Meron tayong nag-focus tayo sa mga youth, mga verses na napakarami kanina. Saan yung mga kabataan, pwedeng maging maganda yung bunga, pwedeng hindi. So, pero nag-iingat. Andun nakita natin kanina umaga, yung pala hindi ko na-emphasize, no? May pag-iingat, eh, no? Sa mga pag tinutukoy yung mga youth, ibig sabihin, sensitive at sa crucial stages ng buhay nila, okay? Pero pwede pa rin na magtino sila, maging matalino sila, maaga silang maglingkod sa Diyos at magiging matino sila. So, pero doon yung nga yung mga warning kasi talagang, mga sabihin, slippery slope yan. So, pag nagkulang tayo mga magulang, pwede silang mapariwala, okay? So, yun yun. So, meron tayong 4 points lang po ito, no? Kaninang umaga,
Nag-umpisa tayo sa isa-isa po natin to. Ang dami ko pang gustong sabihin dito, napaganda. But sa sinabi ko rin sa Isaiah po ay huwag kayong matakot kasi po yan ay basta tama yung ano nyo. Huwag kayong magbasa ng ano-anong nag-usapan namin kanina ni Eji. Mga commentary na mali ah. So okay, makakatulong yan kung kaya mong i-handle. Basta ganito lang yan. Ito yung Bible, yung mga sulat ng tao, andito lang. Dapat ganun yung regard mo sa kanila, hindi yung ito yung bestseller book ni ganyan. Kahit pa bestseller yun, iba dyan dinadaya ang bestseller. Sinabi ko na sa last time yun, di ba? Ibang mayayaman, ang ginagawa nila, bibili ng maraming copy. Pang regalo. O di bestseller na kasi milyong copies ang nasold eh. Sila rin yung bumili. Kasi sikat sila, bibili na ngayon yung mga tao sa kanila. Ganun ang style dyan. Uy, bestseller yun, makabili nga. Siguro maganda yun. So sana ganun lang, alam natin saan sila ilalagay. Mga books na iba, and then yung Bible, ito yung pinaka-pinaka mo. Kaya gusto ipatay yung sarili nyo sa akin. O ganun lang, karamihan na nung mahilig din ako magbasa dati, pero nung na-introduce sa akin yung Bible, na ganito yan, yung mga preacher, talagang dinidikdik yan. Natutunan ko yun, nagtiwala ako, na totoo. Eh, magbabasa ka na rin lang. Ito na yung basahin mo. Diba? Again, di masamang ano, kung may time ka pa, magbasa ka ng ibang material, walang problema. Basta yung, again, yung regard mo dito, mataas. Yung iba ay, alam mo na sulat ng tao, pwede magkamali sila. At talaga nagkakamali. Okay. So, itong chapter nito is another napagandang chapter kasi kompleto siya. Pwede mo siyang i-separate from the rest. At least to some degree. Kaya nabasa natin kanina umaga, paano tayo magagabay sa iba at habang tayo ay ginagabay ng Panginoon. Number one, we start with the Word of God. So nabanggit natin kanina, hindi mawawaglit yan. So ako pag tinitingnan ko yung anong pwede natin idagdag sa service natin. Wala nang umalaman kasi nga ako tinatantsa ko yung oras natin. Ayoko na masyadong matagal lang. Ipunta ko yung church. Ayaw niyo bumalik kasi napaka may nag-testimony. Napakahaba. Hindi mo naman. Yung mga ganun ba? Ayaw nating masobahan naman. Di ba? Kasi iba naman talagang hangang-hangan. Nakalimutan na yung preaching kasi yung preaching malamya, mababaw. Pero ang naalala niya, ang galing kumanta ni kapatid. Ha? Yun na. So napunta sa kanya yung ano. Sa atin hindi masama yan. Kontrolado lang, may nasa tamang kalalagyan. So, obviously, kaya gusto natin lagi ito, puro kayo buro Bible. Kanina, daming Bible eh. Nagtiwala ka na sa akin, ha? Kasi, ano. Makikita mo naman ito sa YouTube. Okay. So, kaya sabi dito, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. Ang tinutukoy dito si Isaiah. Yan ang utos sa kanya ng Panginoon. So, ang mga preacher, ganoon ang utos. So, kailangan sumunod. Minsan, malakas ang boses, paulit-ulit, walang sinisino. Kasi yun ang sabi, yun ang methods ng Panginoon. Hindi tayo pakitang gilas, pakwento-kwento. Alam nyo ba na ako yung nagsalita dati sa ganyang church or kung ano man yan, yung pangbayabang na-meet ko si ganyan at ganyan. Tinataas yung tao. So sa atin, ewan ko lang ako, malay nyo, sisikat ako. Sana hindi na, no? Yung tipong gusto ko lang ma-fulfill yung ano ko sa inyo eh. Ganun na yun eh. Ang alam ko talaga ng mga ginagamit ng Diyos, yung mga hindi mo makita halos sa outside, ano. Hindi sikat, hindi sila nilalagay sa mga libro na after 100 years, kilala pa rin. Yung mga ganun pala, mga compromiser din eh. Yung nasabi ah. Halos. Sa panahon natin ngayon, titignan ko halos ganun talaga. Kaya sila nalalathala doon kasi yumaman, at yung mga false teaching nila, kasama ng mga gandang teaching nila, kasama na yung false teaching. Kaya hindi ko na dinidesire na sumikat. Ayoko rin talaga. Sa Panginoon tayo sumikat na lang. Amen? Okay, kaya yun po yan. Kaya show, okay? Show my people. There. Paano mapapakita yung, hindi na ba nila alam yung minsan hindi eh. Minsan hindi nila, kaya yung preacher, yung pastor, inaalam yun sa inyo. Hindi ko na kailangan mag-chismis. Pero maraming way para malaman ko exactly kung ano yung katayuan nyo. Hindi lang sa tingin yan, sa usap, balita, panalangin, ganun. Okay? Pero kailangan yun, katulad ng doktor nga, kailangan sabihin mo rin kung ano yung kalagayan mo talaga. Pag nagsinungaling ka, medyo mahihirapan. Naalala ko tuloy si Elisha na yun, ha? Alam nyo ba, di ba, sabi nung kalaban sa kanya, pambira, sinasabi mo, Hari, paano nalaman ng kalaban yun?
yung nag-usap kay isang kwarto, alam niya na yun. Kasi yung Diyos na nagsasabi sa kanya, pero may isang beses hindi alam si Elijah, di ba? Yung namatay yung anak nung Shunammite woman, walang pangalan yun eh. Sabi niya, hindi ko alam yun ah. So, anong gusto ko sabihin? Lahat ng bagay, mga tao lang yan, kahit lingkod ng Diyos siya, may hindi nalalaman. So, paano kayo matutulungan, for example, ng lingkod ng Diyos? Sabi, magpakatapat, magtaling totoo kayo. Okay, magbigay ng front dyan. Okay lang ako, pastor. Eh, mukhang hindi naman. Hindi, okay lang. O, di sige. Wala, salip na matulungan ka, ano. Hindi ka natulungan. Para mo na lang niloko yung doktor. Di ba? Kaya yung doktor ng makina, ganyan din yan eh. Ang sasakyan. Doon sila nagre-rely eh. Kailan nyo pinalitan ng ganyan yan? Pag sinabi mo hindi, ano, sino tinatagoan mo yan? Kailangan nila yung pormasyon na yun. Amen? Okay, so yun. So, show my people the transgression. Kung preacher ka, kahit kapatid ka lang, di ba? Huwag nyo kayo sinungaling. Amen? Nangyari sa atin yan. Kaya nakaka-bad tip minsan. Di ba? Sorry sa term. Ayun ang naalala kong term eh. Amen, mga bata? Okay. So ngayon, mag-preacher ka naman, pakita mo sa kanila, hindi yung para lang, mang-asal, parang kasi, ano, showbiz, Christy Permin. Alam niyo ba nangyari yan? Iniwanan, na ganyan. Wala silang pakialam doon in the first place. Amen? Amen. So tayo minsan, dinalathala natin pag kailangan din. Okay, hindi tayo, ano, showbiz chika dito. Hindi tayo mga chismosa. So, pero mag-preacher ka, pakita mo sa kanila yung kasalan na para magbago. And then, yung po yung number one, we start with the Word of God. Siyempre, preaching nga, lahat ng may kinalaman ng pagbabasa, manalangin, of course, pag-aaral. So, pero, verse number two, ito po ay, ito, parang di kayo malito. Kasi parang yung verse two, parang positive, and then yung the rest, but negative, but ganun. Kasi, ang sinasabi dito, yun yung pinapakita nila, positive. Okay? So, pero kaninang umaga, ay tinake natin ng talagang positive kasi yun nakikita eh. So, kinuhaan ko lang to ng point. So, again, pangalawa, paano natin magagabay yung iba? Dapat maging consistent tayo. Daily, sabi dyan, pakita mo sa dinidisciple mo at even sa ibang tao. Nabasa natin kanina yung 1 Timothy 4:12 na dapat again, mga young people, kabisaduhin nyo. So, dapat araw-araw, not for soup, huwag mong iiwanan yung mga dapat mong iwanan, yung kapatid mo, huwag mong iwanan, yung pananambahan, huwag mong iwanan. Kasi pag iniwanan mo, lulubog lilitaw ka. Sabi sa Hebrews 10:25, para mo kami iniwan. Parang ganun. So, hindi ka consistent, kapatid. Amen? Hindi yan. Wala, kahit pinagpipray mo, nagpipray ko po yung aking ano man yan, nanay ko na maligtas, eh, tapos ganun nakikita sa'yo. Wala, talo ka dyan. And then, delight, ibig sabihin, gustuhin mo yung gawain ng Diyos. So, again, ang basic niya na yung pag attendance, Word of God, pray, fellowship, service. Maglingkod. So ngayon, dito tayo sa matatagalan tayo kasi ang haba. No? So binawasan ko kasi nakita ko kanina. Hanggang 7 lang pala, sorry. Itong mga bagay na to ay parang internal dialogue ng Panginoon sa mga Israel. Okay? So nag-fast nga kayo. And thou seest not. Parang gano'n, parang hindi mo nakita ng Diyos ako yung nagpa-fasting. Napansin niyo parang Pharisee, di ba? Kaya sa New Testament, nilinaw ni Jesus yun. Mamaya, mag-fasting kayo, huwag nyo napakita. Mag-fasting kayo, huwag nyo nasabihin. Kasi ginagawa nyo dapat yun sa Panginoon. Amen? Ganun din yan ha. Hindi lang sa fasting, sa maraming bagay dito. Magandang prinsipyo ng Bible. Ano bang paglilingkod na ginagawa natin? Ngayon, nag-tides ka, meron kilalang ganun eh. Hindi naman baptism. Kasi sinabi pa. Dumis ang kailangan, pero hindi rin lagi. Lalo talagang wala sa usapan, alam mo yun, out of nowhere. Kukwento mo lang kasi gusto mong magyabang actually. Yun yung dito. So, ganun, fasting. Kaya dito sabi, tingnan nyo ha. Wherefore have we afflicted? Bakit ba ako nag-fasting? Eh, sakit, ang hirap mag-fasting, di ba? And thou takest na, alam na ng Diyos yun, pero feeling nila, hindi alam ng Diyos. Behold, in the day. Kaya ito sabi ng Diyos sa kanila. Behold, in the day of your fast, ye find pleasure. Sa Tagalog, nung nag-fasting kayo, supposedly, nahirapan kayo,
Pero nakakita kayo ng pleasure ang sabihin nyo. Kasi nga, gusto nyo pakita sa lahat. O yung spiritual talaga ni kapatid doon. Nagbiro yung may nagfasting. Spiritual. Kaya ngayon, eh ano yun? Ego rin yun eh. Kaya huwag nyong gagawin yun. Amen? Pati nga pa na lang, sinabi ng Panginoon yan. Nung nag-pray ka, doon ka lang, sa kwarto mo, huwag mong pakita. Eh, ngayon, nakakwento na lang din yung pastor eh. Tsaka napanood ko yun eh. Eh, nag-pray nga ng ano. Kasi pastor din siya, pero dahil maraming ano yun eh, event nila yun eh. Eh, total, di ako mag-pray. Ah, hindi ako mag-preach. Ako na lang mag-pray. Sige po, ang haba ng panalangin ba? Parang, minsan ganun eh. Kayo din minsan ha, lalo sa pagkain, sinabi ko na sa inyo yan, utang na loob, lalo pag gutom na yung mga. Amen? Habaan nyo yung panalangin nyo pag mag-isa kayo, wala nakakita. Yan ang mahirap eh. Mahirap kasi yun talaga, panalangin actually mahirap. Kaya nga iba, hindi na nga nalangin. Okay, so nakita nyo ba yun? And exact all your labors. Pastor, ano yan? Yan yung mga hindi ganun ka-familiar, no? Na term. Pero yung exact, ginamit din yan sa Nehemiah ba? Ezra. Ibig sabihin lang na exact, siningil. Okay? Yan niya. Pag sinabing siningil yung labor, ibig sabihin, oh, naglinis ako, ha? Para mong sinisingil yung iba. Ibang preacher, ganyan. Bakit niya pa sinabi yun? Na minsan, naintindihan ko minsan kailangan sabihin, ako pala yung nag-soul winning ng 10 taon, walang tigil. Siguraduhin mo hindi siya sa'yo para magyabang, para ma-encourage yung iba. Amen? Kaya, ganun yung pagkakaibang malaki nun. Pero dito, again, balik tayo sa context dito, hindi binibang Diyos sa kanila, alam ng Diyos lahat eh. Amen? Kaya ito yung equivalent daw nung ginawa nila. Kaya matawa ka dito in a way. Kasi yung, behold, ye fast for strife and debate. Ah, kaya pala nagpa-fasting para sabihin na ako, nag-fasting ako, ikaw ilan? Nag-fasting din, ilang ano, isang araw. Eh, isang araw lang pala eh. Laki pag ano, banatan pa. Pag sinabing strife, away, debate, alam nyo na. So, wag na wag. Mukha kang tanga no, sinasabi ko sa'yo. Pag marunong yung kausap mo. Amen? Eh, so, uwiin natin, hindi natin pinaglayabang. Pero minsan, oo, para ma-encourage yung iba eh. Hindi naman tayo patayan, di ba? Pero in a way. Kasi schedule na yun eh. Eh kung pwede lang araw-araw, pero pangit din naman. Minsan, ano ka pag nasobran din. Hindi ka na-excited. Amen? So kaya huwag niyong gagawin. Lalo yung mga spiritual na bagay, huwag niyong pagyayabang. Yung sinasabi dito. And to smite. Pag sinabi smite, manakit, di ba? O manghataw. With the fist of wickedness. Anong sabihin nun? Ibig sabihin, ginagamit mo yung wickedness mo para pang sapok. Paano yun? Bigyan ko example. Paano ba yun? Kunwari, sa sanlibutan muna bago tayo sa mga Kristiyano. Yung iba is para pasanurin ka minsan anong ginagawa nila. Kasi ang hirap niya, may self-will ka, di rin naman kaya pasanurin ka. May mga style yung iba. Iba, insultuin ka, okay? Kunwari, gusto kong painom eh. Yan, yung sample na lang. Gusto kong painom eh, ayaw mong uminom. Eh, takot ka naman sa asawa mo eh. Regardless kung totoo yun, maaaring totoo, maaaring hindi, maaaring kalating totoo, ba't niya kailangan gawin yun? Di ba? Pag mahina-hina ka, sabihin, hindi ako, ganyan pala tingin nyo sa akin, hindi, tingnan, mapasatunayan ko, ito, tunggayin ko to. Di ba? Yabang mo rin kasi. Example lang yun sa mga unbeliever. Punta tayo sa mga believer. Ano yung mga inagagawa? Yung kanina, yung sa fasting, ganun yun. Pwede mo sabihin yung CCM, nag-victory, nag-aano pa yun eh. Pero pag ganun sila eh, fasting week, eh may nakasama kami ganyan. Ay, sorry, hindi muna ako mag Bible study kasi fasting kami. anong kinalaman? Kasi pupunta sila doon at naglulukuhan sila. Anyway. Kaya sabi dito, diretso kasi marami pang material to. Kaya sabi dito, ye shall not fast as ye do this day. So sinasabi niya, huwag nyo nang gawin yan to make your voice to be heard on high. Kung gusto nyo talagang makinig yung boses nyo ng Panginoon na nasa, di ba, the highest, huwag ganyan. Amen? Nakaka-relate ba? Kahit ano pa yan, ako, maniwala kayo, laging
na-observe yan sa church. Kung naglilingkod ka na, salamat sa Panginoon. Hindi mo kailangan ibida yan, mababawasan pa yung reward mo, di ba? Sabi ng Panginoong Jesus. Di ba? You have your reward. Magtatides ka, ta-ta-na-na, ito. Patay na, yung supposedly reward mo, the same naman, may nagbigay ka, nag-tides ka, may reward na yun eh. Eh, nag-tides ka, wala na yung reward na yun. Negative pa, katisuran ka pa sa iba. Kaya ka nagbibigay, payabang, ano yun. Kaya ito yung, ito po, napaka-interesting nito, no? Again, nabanggit ko kanina, umaga, utos ng Diyos minsan yan, di ba? Talagang practice nila yan. Ginawa yan ni Moses, ginawa yan ni Jesus, ginawa ni Daniel, sino pa? Halos lahat eh. Sa Esther, nag-fasting rin sila doon, di ba? Pag nag-alangin sila, may gusto silang hilingin sa Diyos. Bakit? Kasi dinideny nila yung flesh. At maganda yan. Pero, ito yung interesting. Ininterpret dito ano yung sabihin ng fasting. Ulitin ko lang ha, anong ba't ka nag-fasting? May hiningi ka sa Diyos, dinideny mo yung sarili mo na sa'yo naman, may pera ka naman pang kain. Ba't hindi ka kakain? So para sinisimbolize mo yung sinabi kanin, afflict your soul, yan po talaga ang isa mga definition ng fasting. Sinasaktan mo yung sarili mo, di ba? Huwag yung ganun ha. Yung sabihin, hindi ka kakain, di ba sakit nun? Sakit sa ulo nun ha. So ang sabi ng Panginoon dito, ang ganda, sabi niya, is it such a fast that I have chosen? Ito ba yung klaseng fasting na pinili ko? So tanong yun. So mag-isip ka ngayon, yung ba talaga? Doon nakita mo example na ganun. Bakit parang sinasabi niya, hindi. A day a man to afflict his soul, it is to bow down his head as a bulrush. Alam niyo, mga Muslim. Ang gandang pakinggan, ang gandang tingnan, no? Kala mo to spiritual talaga. Is it to bow down it? And to spread a sackcloth. So, familiar yan, di ba sa Old Testament, lagi ganun. Sino yung mga kilala nag-sackcloth? Kailan lang yung nabasa mo si Josiah, kung di nagkakamali. Tsaka si Hezekiah din, yung susugurin na sila, patay na tayo dito. Sa Jonah, okay. Ano man yan. So, yun ang ginagawa nyo yung dapat natin gawin. Oh, sandali lang. Kino-question ng Diyos eh. Di ba? And ash is under him, o si Job. Di ba? Nag-fasting ako, ako'y, ano, may ashes, di ba? Si Job nga, ginanon pa niya. Will thou call this a fast? And an acceptable day to the Lord? So, kino-question niya. So, akala ng iba, okay na yun. Di ba? Ang dami niya, yung mag-church. Oh, mag-church ka na. Huwag nag-soul winning tayo. Nag-church na ako kanina eh. So, ayaw mo pakinggan. Kasi nakita ng Bible ngayon, solid sa Bible, para maligtas ka sa dadahilan mo, nag-church na ako eh. Ano yun? Ang marami rin ganyan, di ba? Punta na ako yung kanina, mga excuse na naman, no? Pupunta na muna ako bukas, di na ako punta ngayon. Mga ganun ba? Kaya tingnan na dito. So, acceptable yun sa Panginoon. Alamin mo, acceptable, kung acceptable ba sa Kanya. Ganun ang tanong lagi. Amen? Habang tayo lumalago, obviously, pag mga bata, umatid lang yan, masaya na tayo. Amen? Amen. Hindi lang magkulit yan, ako, saya ko na. Amen. Amen? Amen? Pero habang lumalaki ka, eh, ba't si Pastor, parang di ko pasaya si Pastor, laging may ano. Eh, ganun din ako, yung kinalaki ako, maniwala ka. Una, natutuwa yan, pero next step na naman yun, pag si, ano, si kapatid, gumatid na, ay na-expect ko na dyan, next is, makinig, matuto, makikita mo yun sa kanyang ginagawa. Huwag sumasama na sa, so hindi sa iyak ha. Pero minsan okay din yun, pero huwag sadya, okay? Nag-soul winning lang, pag nagbibigay na yan, no? Eh sa atin, hindi mo malaman eh. Pero okay na rin yan. Okay, so ano yung, ito na, sasabihin naman yan, hindi tayo pahuhulaan eh. Nakikinig pa ba? Yes. Mamaya ako sabihin yung point ha. Pero ano na, obvious na yung point eh. Anyway, is not this the path that I have chosen? Hindi ba ito? Ano yun? To lose, ito na, sinabi niya, to lose the bands of wickedness. Wickedness, kalokohan, kademonyohan, or kasamaan. Okay, sorry. Ano yung bands? Sino naglalaro ng rubber bands? Yun lang yun, pag sinabing band, bound, na tinali. So yung wickedness, tumatali pa yan? Amen. Natakil, alala ko ito yung sa Matthew, di ba? Naano natin, nakil na kasi yun eh.
Alam niyo ba yung kasalanan at kalokohan, parang ano yan, pag inis, pag tinake in mo, di ba na natin yung alam niyo sa thou shalt not lie preaching. Di ba ganun yan eh? Pag ikaw ay nagsinungaling ngayon, sinakyan ng iba, sinakyan mo rin, okay, naniwala sila eh. Gagawin mo ulit yun. Gagawin mo ulit. Gagawin hanggang hindi ka na makaalis. Kasi pinanindigan mo na eh. Sinungaling ka talaga eh. Di ba? So parang ngayon nakatali. Doon. Di ba? Ganun yung false religion especially. Kala niya mo ngayon, ano na ako? Dito na ako pinanganak. Dito na ako mamatay. Gaganunin ka pa. Alam nila, intrinsically, I believe, alam nila mali yun. Kaya nga sila minsan naaasar eh. Makita ka lang, bakit Bible ang hawak mo, sineshare mo to, hindi mo kilala. Anong sinasabi mo? Ikaw yung tama, ikaw lang yung tama, ikaw lang yung tama. Of course, hindi lang ako tama, pero tama ako. Hindi ako lang yung tama. Eh, ba't ka galit? Internally na, intindihan nila yun. Naglalaban. Pero tanong, paano nga maaalis sa kanila yun? Nakikita niyo yung point ko? Hindi madali yun. Pero kung maglingkod ka sa Diyos, alamin mo yung paraan. Yun yung gusto niyang fasting. Mahirap ang soul winning. Amen? Amen. Mahirap mag-aral. Paano malaman nasa utak niya mga yan? Sari-sari, bata, matanda. Tapos pupunta ako doon. Anong ikilay mo? Maliligtas sila. Kaya iba kahit yung mga papas, niniwala na eh. Pero posible. Amen. Amen. Maghihirap ka na rin lang. Saan mo gamitin yung oras mo, yung talino mo? Eh pag nag-aral mo ng Bible, minsan mag-usap kayo, pag-usapan natin ito, iba, maaasal na sa'yo eh. Kaya ngayon, yung iba, ayaw na lang ganyang usapan, salamat na lang sa internet. Pag nasag anonymous kasi doon, at least dinaasal sa'yo eh. Kung Facebook, eh, minsan nakatouch yun sa'yo, sarili mo, di ba? Kaya iba, ilag na rin. Ang gusto ko sabihin ganito, number one, hindi mo pinagmamalakihan, pero kung may gagawin ka sa Panginoon at yung sinasabi niyang fasting na mahirap gawin at talagang sakripisyo, yung pala yung ano, diba? Nakatouch sa word na fasting, sakripisyo yan. May pagkain naman, ayaw mong kumain. Pwede ba ganun din sa soul winning, diba? May oras tayo sa pahinga, may oras tayo sa laro sana. Bakit andun tayo sa pintuan nila? Anong ginagawa? Tapos tingin pa sa'yo, ano? Diba? Pero pag nasanay ka na, kasi mahal mo yung kaluluwang yan, ilang beses natin naranasan, tataguan ka pa, wala kang maalala ng ginawang mali. Pero yan ang gusto ng Panginoon pala. Amen? Isa pa lang yan. To lose the band of wickedness. Bukod sa soul winning, pwede rin sa church. Gano'ng kahirap ma-win yung kapatid sa tama kung na talagang may kalokohan. Hindi mo alam gagawin mo. Kunwari, may si DM na naman ulit, no? Magkaibigan sila ni Rapi. Kunwari, si DM, may girlfriend na pala dito, kunwari. Tapos, mayroong ibang dinidiskarte yan. Kaya, paano masabihin sa kanya yun? Di ba? Naiingit ka rin, di ba? Ganyan yan, hindi madali yan. Kaya dapat maging full of knowledge tayo, amen? Amen. Bago magkaroon ka pala ng knowledge, mahirap na. Investment time and maraming bagay. So pwedeng ganun. I-risk mo yun dahil ayaw mo siya mapahamak. Anong gagawin mong fasting? I-risk mo yung friendship mo. I-risk mo na magalit siya sa'yo. Okay lang. Basta ma-release lang siya doon, diba? Sa wickedness niya. Kasi minsan, ang hirap nun eh. Perfect example lagi yan, si Nathan. Diba? Kailangan si Nathan, the prophet Nathan. Si Raul, si David, mabait siya dati, pero may kalokohan siyang ginawa, di ba? Chosen man niya yun, isa yun sa mga 30. Mighty man niya si Uriah. Napag-diskitahan yung asawa. 70 ba yun? Anyway, basta siya yung huli dun eh. I believe, kaya hinuli siya dun para tayo. Pambira to si trusted man niya yun. Pag kayong mga sundalo, parang yung buhay nyo, magkakaano yan? Magkakadoksong yan, di ba? Yes. Tiwala kayo sa isa't isa, you have your back, I have yours. Pero ginanon niya, no? Si Raulo. Anyway, ano sasabihin ng propeta? Yan ang mahirap sa pastor, eh. Kala niya, madali lang mag-preach. Kaso in-expect, susumbong siya, pastor, si ganyan, ganyan, gagawin ko doon. Inaalalayan ko pa ngayon, ayokong matisod.
No, kailangan mo sabihin, sabi yung sinabi ni Nathan, ano sabi niya? Yun lang, nagkwento pa siya, di ba? Ayun lang, magaling sa pastor. Para maging effective, inisipan niya ng ano, ganun. Alam niyo na yung kwento? Sana alam niyo yun, ganda yun eh. Anyway, so ganyan po yan, to lose the bands of the wicked, either soul winning yan or ma-restore sa fellowship, sa church, yung kapatid na naglolo ko ngayon, yan ang magandang fasting. Ano pa? To undo the heavy burdens. Ano yung mga mahirap na burden sa ating mga Kristiyano? Parang kanina, ganun. Kunwari, nagkagalit yung dalawa. Kunwari, si Brother Jess nagkagalit kay Kuya Jun. Ganyan. O sinong aayos niyan? Yung mga adult na yan eh. Eh, kay pastor na naman yan. Hanggat maaari. Di ba kung kaya nyo, tulungan nyo. Pero, ang ano na yan, ang may pastor dyan. Yung burden dyan, ayun na pala eh, burden. Kaya ganun yung word na burden, pamilya na ba iba? Ibig sabihin, ano yun, mabigat yun. Ikaw yung magtatrabaho dun para mangyari yun. So, sinong gagawa nun? Ikaw nga, magsakripisyo ka, ang kaya mo. I-risk mo yung ano, kung anong i-risk mo. Amen? Let the oppressed go free. Sa mga pelikula ngayon, laging ganyan ang bida, di ba? Kinid na, papalaya, hindi ganun kadali yun. Eh sa kanila madali kasi pelikula lang yun eh. Again, lagay natin sa context natin. Parang ganun din kanina. Lose the band of wicked, of course, soul winning. Pwedeng soul winning, pwedeng kapatid na nakatali or namumuhay sa kasalanan. Anong gagawin mo? Sakripisyo ka. And then, and that, he break every yoke. So yung yoke again is parang ganun din, burden. Paano mo aalisin yon? Paano mo aalisin yon? Ang hirap nang sabihin kasi puro illustration lang kasi maraming mga nagpapabigat minsan sa kapatid, di ba? Tapos ikaw yung gagawa ng solusyon. Ba't ganun? Huwag na, bahala na siya dyan. Eh, at least huwag kang mag-fasting-fasting dyan na pakita tao, di ba? Kung gusto mo lang magsakripisyo, yun ang gawin mo pa sa ibang tao. And not to deal thy bread to the... Is it not to deal thy bread to the hungry? Yun din. So ikaw ay alam mo na ugutom yung isa. Assuming ha, nagatabaho yun ha. Hindi yan bum sa English. Ano sa Tagalog yung bum? Batugan. Salamat. No? Kung alam mo hindi batugan yun, pwede mong tulungan kasi... Dapat mong tulungan, parang ganun. Ay, bakit? Sa akin to eh. Papasting ka nga eh. And that thou bring the poor that are cast out of thy house. So, ganun din, tulungan mo. Yung talagang kailangan tulong. Ngayon, thou seest naked. Ibig sabihin lang nun. Ganun din, walang-wala. Amen? Sa panahon natin, wala nang kukulang siguro sa damit, no? Sa dami ng ukay-ukay. Pag wala ka pang damit, siguro ano ka na? Taong grasa ka na nun. Thou cover him, so damitan, and that thou hide not thyself from thine own flesh. So medyo maganda dun eh, yung hindi sa lahat ng tao, nakita niyo yun. So unahin mo yung iyong sariling kamag-anak, na again maayos ha. So i-context natin sa church, ano, mga kamananampalataya. Yun po yun. So hindi ko natatagalan pa dyan. Ano pa tayong, ayun na pala yun. So anong point? Ano yung point doon, Pastor? Paano ka mag-guide? Sino nakakahula? Ano? Alamin mo yung tama. Nalagay ko na lang dito, you should be true. Huwag kang hypocrite. Amen? Kasi ganun yung tema kanina sa fasting eh. Pinapakita mo nag-fasting ka, wala namang saysay. Amen? Amen. Ano, naalala ko ito, yung mga preacher, mga street preacher. Okay na rin in a way, pero wala na iligtas eh. Sayang. So, again, paano natin sila gagabayan? Yung mga dapat gabayan. Habang, ito yung point dito, hindi na tayo maggabay. Itong mga self-help, tsaka mga leadership, ewan, nagsawa ako dyan. Minutunan din ako. Pero ito yung di nila binabanggit. Meron din, pero madalas ang pinag-aaral na paano ko mag-lead. Iba naman, nakuha naman, dapat servant leader ka, tama din yun. Pero pag hindi galing sa Diyos yan, doon na magkakaroon ng problema kasi ang ginawa yun, nag-uutakan lang kayo. Sa totoo lang, pag yun ang naano ko doon sa mga leadership na ano eh. Utakan lang kayo, patalinuhan eh.
Tapos kunwari, ganyan, ang magiging klase mackerel sa inyo, di ba? Doon ko talaga tinigilan yun eh. Alam mo, gusto dapat para sundin ka ng tao, dapat tatuin mo silang ano, ng 10, sabi niya, yun ang ano nila eh, you're a 10. So, ino eh, maganda sana, kaso hindi. Kasi yung kwento niya, ganun daw siya. Pag nakita niya, regardless yung ano mo, kung anong katotohanan status mo ngayon, kahit backslider ka pa, ngitian mo agad, bad, salamat, you're looking good ngayon ah. Mga ganun bang ano? May mga ganun. Yung mga sales people, ako na. Kailan lang eh. Ang sa akin, Ace, you have a good heart. Online ko lang nakilala. Magkakapera daw kami. Talaga? Ayos ah. Maloko itong mga to eh. Okay, so sana yun ang ano lang, simple lang yun. Pero sana nakuha niyo yung mensahe kanina. Amen. Kaya tinagalan ko itong Panginoon. Siya mismo yung nagano eh. Ang galing niya mangusap, di ba? Alam niya yung kung paano mag-isip yung tao. Di ba? And then kaya pinakita niya, parang di kayo naging totoo. Mga hipokrito kayo eh. So hindi tayo makakapaggabay ng ganon. Makikita ng tao, makikita yung kalokohan mo, isa ka pa eh. Diba? At ganyan na ganyan po nagkakaroon ng mga kulto at follower ng kulto. Sa palagay niyo, bakit sila sumusunod kay kung sino man dyan? Diba? Nag-iisip din yun na niloko sila, makapanloko din sila. Yun ang totoo. So, the same naman sa atin, dapat kabaliktaran, okay? Ang makita dapat ng tao sa atin, totoo ka. Amen? Tapos pag ginusto nila yun, kung ayaw nila yun, edi babay, ayaw mo palang magtino eh. Ayaw mo pala ng tapat eh, ayaw mo pala magsakripisyo eh. Hindi ka para dito, doon ka na, makipagloko lang yung sabi sa mga bata, di ba? Doon ka na kay, ano, may kalaban. Anyway, asan ako? So, yun lang yun ha, we should be true, avoid hypocrisy, always improve, yung pang gusto ko sabihin dito. Always improve more on what you already doing. Kasi nagpa-fasting na sila itong mga, ating mga Israel, pag binasa mo yan, lahat ng terminology, alam nila eh. Fasting, offering, di ba? Parang, yung naman nabasa na naman yun si... Basta pag ang party sa kanila, offering eh. Parang ganun eh. Di ba? Kasi ganun, yung religion nila, nakatali na sila doon. Kaya sa halip na magsabi lang, pumunta kami doon, kami magkakainan. Hindi, mag-offering kami, ganun. Ganun yung mga terms sa Bible eh. So, kaya no, walang duda, alam nila yung mga terminology at sila ay yung mga people of God nung panahon na yon. Kaya ano nakita ng Diyos sa kanila, peki sila. Kaya point number 3, maging totoo ka. Yun lang yun. Eh, sabi ko kanina kay AJ, preach siya, excited siya, amen? Amen. Ay, kung sinasabi ko kasi pogi, kayo niwala ka ba dun ba? Minsan. Yun totoo dun. So, ano yung sasabihin yun? So, naging totoo ka. Yun lang, pag nag-preach kayo. Hindi mo kailangan magpa... Actually, makikita ko rin naman yan. Makikita rin ng tao yan eh. Pag nagpapa-impress ka lang. Kitang-kita yan eh. Alam mo yung spiritual, di may iniwala sa iyo. Di yari ka lalo. So, good preach ka. Sabihin mo yung totoo. Ito yung sinasabi sa Bible. Aralin mo. Kung di mo intindihan, huwag mo yung sabihin na intindihan mo. Huwag mo palabasin na intindihan mo. Ganyan yung iba. Kaya lalong nangyayari. Ang yabang kasi, hindi niya naman ngayon may-take in. Di ba, bad? Pag sinabi, sigurado ko yun. Sinabi sa Bible, hindi ka nag-aral, no? O di, pag-aralan natin. Hindi, huwag na. Alam ko, pag-aralan natin. Kasi alam niya, hindi na makaka-atras pag nagyabang ka. Amen. Kaya mag-preach ka, yung alam mo lang, sabihin mo, malinaw, maliwanag sa konsensya mo yan, huwag kang magpa-impress agad. End times agad. Kaya, basta nintindihan mo, okay lang. Yung kaibad naman, yung basic lang kinover niya. Amen? Okay yun. Amen. So, be true. Last. Paano tayo maggagabay samantalang tayo nagpapagabay? O paano natin nasabing pag nagpapakatotoo ka, nagpapagabay ka? O yung sabihin, makikita ng tao yun, hindi ikaw yung napakataas eh. Katulad nga ni Baptist Day, ganun. Maniwala kayo sa hindi, ilang beses ko, yung mga hanga doon, yun lang sinasabi nila. Kaya ako, naramdaman ko yung may something sa lang dito. Mm-hmm. Uy, godly talaga yun. Sana nakita ko talaga sa salita niya. Eh kaya naman nahanga yung iba sa kanila kasi isasabihin nila, ganito yung kotse ko. Actually, hindi ko na nga pinapansin. Yung mga ganong kayabangan ba? Eh ginagaya din pala ni Oriel yun, yung sa G12. Si Dulos. Ganun na ganun. Sabi ba naman, oy, managapay dito ng sakyan. Pag 10 years na, wala pang sakyan, sagasahan mo kayo dyan. Ganun pa sabi.
Kasi pray ka ng pray, di ka nang yung wayaman, ganun. Tigas ng mukha, di ba? Ganun yun eh. So anyway, nasa na ba ako? Yan, so be true. Amen? Amen. Ngayon, paano natin ililid yung iba na habang tayo nagpapalid sa Diyos? Kaya, kaya gusto ko sabihin kanina pala, kaya alam mo hindi Diyos ang naglilid dito sa tao na yabang. Last, ito na, yung 11 to 14, actually 8 to 14. Sorry, mahaba pa to ha, isa-isay natin. Ganun ulit ha, isa-isay natin, then hulaan nyo yung point. Hindi, sabihin ko naman. Masabi dito, then, so pag ginawa mo yung tamang fasting, yung tamang gawain ng gusto ng Diyos, ano mangyayari daw? Then shall thy light break forth as the morning. Yung sinabing break, ay sabihin nun, parang dilim kasi biglang magliliwanag. Yung sabihin na break yung dilim, nagkaroon ng liwanag. Okay, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be the rearward. Okay, bihira yung word na yun, rearward. Yung sabihin lang is rear, likod. Okay, old spelling ng rear. Okay, rear. Alam nyo na? Yung ward is parang gwardiya. Kaya pag sinabing rearward, ito yung mga taong, nakalimutan ko yung tawag sa squad nyo eh. Basta yung nahuhuli sila, sila yung nag, basta yung ginagawa yan eh, sa squad. So, ibig sabihin, para kang may gwardiya, sinong may gwardiya dito, magpunta dito? Yung personal escort ka, di ba? Kasi sabi, ang Diyos yung magiging, but ganun kasi nga, ibig sabihin, protektado ka, amen? Amen. Pag ginawa mo yung, sinabi natin kanina, naging totoo ka. Hindi ikaw yung plastic, hindi ikaw sinungaling. Magliliwanag yan, makikita ng tao yan kung anong klase ka. Hindi mo kailangang bit-bitin yung bangko mo eh, sabi sa Pilipino, di ba? Kaya nagsasalita ka dyan kasi nagyayabang ka, tapos yung ibang maniniwala siya, sungasyongan naman. Ah, galing niya pala kasi ganyan daw, sabi niya eh. Sabi niya yun. Ah, yun niya yun kasi sinabi niya eh. Ha? Kaya sabi sa, ang sabi sa Proverbs, let thy neighbor, ano yan? Let another praise thee, not your own mouth. Yung sabi dun eh, na-rephrase ko na lang ha. Stranger, not your own lips. Ibig sabihin, ganun po yan. Eh gusto ko makuha ang pogi, hayaan mo yung iba dahil sa ginawa mo, nakita nila yun, sila na magsasabi nun. Hindi ikaw. Amen? Amen. Mas maganda yun, validated agad yun. Kasi hindi mo naman sinabi sa nila, sinabi nila ba? Eh yun totoo eh. Kaya yun na yun. And then ano pa? Ano yung point dito pala? Makikita ng tao, protektado ka, hindi ka magyayabang, hindi yung, uy, ganyan ka daw. Hindi, hindi, didepensa mo yung sarili mo kasi hindi ka dinidepensa ng Diyos. Unlike, pag ang Diyos na nagdidepensa sa'yo, kahit anong pokpok nila sa'yo, uy, si Daniel, di ba? Uy, ano natin to? Hulihin natin. Eh, walang ginagawang masama yan eh. Wala tayong kaso dyan. Yun ang maganda dito. Ano pa? Then shall thou call and the Lord shall answer. Anong gusto nyo ba yon? Tatawag kayo, Panginoon, sasagot. Amen. And thou shall cry and he shall say, here I am. Diba? Isang tawag mo lang ngayon, anak namin, parang ganun eh. Eh, uy, gutom na yun. Mahal kasi ng magulang. Amen? Imagine mo pag hindi mahal yan, sino ba yan? Bahala kang mag-iyak dyan. Ngayon, pag masama ang loob sa atin ng nanay natin, ganun, diba? Inaabayaan ka lang. Pero kung ikaw daw ay yung nabanggit natin kanina, maayos kang anak ng Diyos, ang Diyos pa yung, uy, ano kailangan mo? If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting, ulit, if thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger and speaking vanity, sabi lang, if yan ah, ganito daw, ang blessing daw nasa iyo, if. Andan nyo po yan, yung mga Pentecostal ewan dyan, mga claim, name it, claim it. Basta paniwalaan mo, may 1,000 ka bukas. Mga ganon. Kalokohan agad yun, alam mo na. O like mo lang to, meron ka ng ano, i-claim mo lang. May if eh. Dapat magpatuloy ka daw. Ano yung sabi? If thou take away the midst of the, yung kaninang yoke, sinabi, di ba? Kung aalisin mo yun, kasi maglilikod ka sa Diyos. Ano pa? The putting forth of the finger. Ano yung sabi nun? Nanunuro, nambe-blame. Kung aalisin mo sarili mo, sabihin, ang i-blame, ang ayusin mo kasi sarili mo. Hindi ka turo ng turo. Speaking vanity, kalokohan, sinungaling. And if thou draw out thy soul to the hungry, ibig sabihin, makikiramay ka, gutom siya, dadamay, tutulungan mo, and satisfy the afflicted soul,
Yun na rin yun, na siya ay kailangan tulong, tinulungan mo, then shall thy light rise, parang kanina, kasi yung kanina. Yung, then shall thy light break, ganun naman, no? Yung iyong ilaw daw, then shall thy light rise in obscure, ano yung obscurity? Obscure. Ha? Unsure, hindi malinaw. Amen? Ganun yung paggabi, madilim. May sasakyan ba doon? Hindi ko alam, dilim eh. Pero yung ilaw mo daw, pag ginawa mo yung, kanina pa natin sinasabi, yung naglingkod ka ng totoo sa Diyos, lilinaw yan. And the darkness as the noonday. Kaya yung iba po, kahit sa mga kampan, kahit sa ampayan, gusto nilang pakita magaling sila, eh ba't hindi nainiwala ibang tao, kailangan magbayad sa, kami magaling talaga, kami ginagawa namin to. Example, yung Coke, di ba? Bumili lang kayo ng Coke, kahit hindi yung tutunawin yung ano nyo. Nag-soft drinks pala kami kanina, minsan lang naman yun. Pero, ba't nila kailangan kumpinsin yung mga tao na mabait sila? Kasi hindi sila mabait. Amen? Kita ng tao yun, bira, binibentahan nyo kami ng tubig lang, tsaka konting asukal, ganyan kamahal. Kaya ngayon, papakita nila na, wala kami commercial ngayon na lahat ito do-donate na. Di, sinabi mo rin yung ano mo, kunwari kang concern, nung nag-commercial ka, gaganda yung image mo, therefore lalo silang bibili ng Coke. Hypocrisy, amen, nakakasunod pa ba iba? Sana nakakasunod kayo, ha? And the Lord shall guide thee continually. Ito na yung mga blessing daw pag ginawa mo yun. Magliliwanag ka, and the Lord shall guide thee continually. Gusto nyo ba yun? O gusto nyo, gaguide kayo ngayon, and then, wala na. Nasaan na ba yung para si Saul? Lalo ko tuloy si Saul. Yung una, mambihan talaga, ang galing niya, talagang sumunod yung mga tao kasi naandun yung paggabay ng lingkod ng Diyos sa kanya, tsaka ang Diyos. Ang Diyos mismo namili sa kanya eh. At sumunod naman siya nung una, humble pa siya. Eh, huwag na ako, gawin hari. O ikaw na hari, hindi. Hiya ako nung una yun. Nung nakita niya, mabira, okay pala to, sikat ako, yabang na niya. Anong ginawa niya? Nagyabang, hindi siya sumunod sa Diyos. Bandang huli, inalis sa kanya yung blessing. Yung protection, ano nangyari sa kanya? Hanap siya ng hanap sa Diyos, wala. Amen? Kaya ang gusto natin, pag ginay tayo ngayon, hanggang tuloy-tuloy, amen? Hanggang pagtanda, mamatay ka na, nandun yung blessing ng Diyos. Kaya huwag kang, lalo mga bata, nakatikim ka lang ng konting blessing, ayun yung kukwento mo for the rest of you. Alam nyo ba, pinagpala ako dati, nung year, ganyan. Eh, pag tuloy, alam mo, pag tuloy-tuloy yung blessing mo, di mo kailangan kwento yun. Amen. Ako yung nakita ko eh, kay Pastor. Alam mo yun, nakikita ko sa hindi siya ganun kagaling, pero tinusundo siya ng blessing. Paano yun? Doon may ibang ano rin, pero still, may nakita akong ganun. Kaya sabi, gusto ko rin yun ah. Pero gusto ko even better. Amen? Amen. Kaya ganun kayo mga bata, gusto nyo ng blessing, sinusundan kayo, hindi kayo hinahabol. Ay, tanggapin nyo na ako sa magandang trabaho na yan. Diba? Tapos yung mga babae, nakikusap mo, ang ganda mo, bubulahin mo yung babae. Para alam magustuhan ka rin, bubulahin mo yun. Ay, libre mo kasi naghahanap ka ng pag-ibig. Ay, maganda naman yung kaso, ba't mo kailangan ibenta yung kaluluwa mo? Di ba? Bakit kasi hindi ka sinusundan ng blessing, inaayawang ka. Ganun kasi mga pastor, yung nakakano pag, minsan, nag-preach, may gusto maniwala. Siyempre, gusto maniwala, di ba? Pero pag inalis ng Diyos yung anong yan, ako, dumi sa pagsubok lang din, katulad ni Paul. But anyway, gusto mo ba yun? Sinusundan ka ng blessing at gagabay ang kanya continually. And satisfy thy soul in drought. Drought po yan. Ang sinabing drought, yan ay tagtuyot. And make fat thy bones. Ay, hindi lang yung fat, ha? Yung bones. Ibig sabihin, busog ka lagi nun. Nakita nyo ba si Darak? Lalo si Darak? Hindi ako maniniwala dun eh. Kasi yun, di ba? Kasi bukod sa nag-weights daw siya, siguro kain din ang kain. Lumaki yung ano niya. Hindi ko idol yun, ha? Namanghalang ako kasi. Paano lumaki yung... Kasi pag magmataba daw yung buto mo, di ba? Matibay ka. Ano ba? And thou shalt be like. Ito na yung gusto ko. Dito papasok yung kanina. Naalala nyo yung ano yung kinumpara sa tubig? Salita ng Diyos. Sabi dyan, thou shalt be like a water garden. Hindi lang garden.
A watered garden. So yung isa kong malaman na matay, eh, nakalimutan ko eh. Eh pag nasa palayo, ah, palayo. Nasa paso ka lang, patay. Pag nakalimutan ka na may-ari, no? Pero itong garden daw, pag lagi siya natutubigan, lagi natutubigan, ano yung mga lugar na kanya kanina? Nabanggit ko rin, di ba? Kanina sa umaga. Yung mga malapit sa, parang Psalms 1. Di ba? And thou shalt be, ano doon? Like a river. Like a tree planted by the river. Pag nasa tabi ka ng river, busog ka, malamang ka. Amen? Parang itong mga bira. Pag namunga yan, nakalaglag na lang eh. Gusto mo ba ganon? Sana, gusto mo ba ganon? Sino na ugutom minsan dito? Sino naranasan yung magutom? Tapos titingin kayo sa ibang tao pang bira, tinapon lang yung ano. Doon yung naasal din ako kasi minsan. Kasi hindi dapat ganon. Pero nakikita ko rin yung ano nila, di ba? Kawawa yung mga kilala, kumain tayo pala dyan, di ba? Yung mga kasama namin. Inihingi, iti-take out ko nga, inihingi. Yun, nakakaawa, amen? Yung iba dun, yung pinagkainan, iniwanan na lang doon, kakainin ko to, sarap na sarap siya. Gusto niyo ba ganun? O yung kayo yung ano? Lord, tama na. Di ba? Eh, magtapat ka sa Panginoon. Kaya sabi dito, satisfy thy soul in the drought, ha? Ibig sabihin, taggutom na ikaw, busog pa. Anong klaseng blessing to? Napakaganda, no? Make fat thy bones, shall be a watered, like a watered garden, like a spring of water. Hindi lang water, nagbubukal. Whose waters fail not. Again, yung fail sa Bible, sa King James says, hindi nagsisis, hindi nawawala, hindi nagkukulang. Amen? Amen. They that shall be, and they that shall be of this, and they that shall be of thee, ano yun? Sila na mga manggagaling sa'yo. Ano yun? Sino manggagaling sa'yo? Anak. Di ba? Hindi lang ikaw magpapalain, pati anak mo. Di ba? Paulit-ulit yung ganyang tema sa Bible. Basta magtapat ka. Eh, iba naaawa. Kasi may mga, alam, sorrowing tayo. Dami natin yung mga kwentong ganyan. Di ba? Narinig. Ay, kawawa. Kahit, basta lang, kahit wag na ako, yung anak ko lang. Di ba? Naaawa ko. Basta, eh, ayoko silang magutom. Ganyan-ganyan. So iniisip nila, tama naman yun. Pero yun nga, pag pinagpala ka ng Diyos at lalong pagpapala din, pati anak mo kasama. Amen? Kaya yung mga nakakusap natin ganyan, sabi natin, kung ikaw ayaw mo na ng blessing, pwede ba at least yung anak mo na lang? At alam na rin nila yan eh. Minsan lang, kailangan mo pang sabihin yung obvious na. So anyway, ano mangyayari sa mga anak mo? Shall build the old waste places. So kasi pag may kapabayaan, ako natin na lang, yung bahay niya, napabayaan mo kasi kung ano man dahilan, nalugi kung ano man yan. Di ba gusto mo, ang magre-repel niya, kung hindi na ikaw kasi hindi mo na kaya, yung mga anak mo, di ba? Thou shall raise up the foundation of many generation. So yung sabihin, pati yung mga kanununuan nyo, minsan, dahil yung anak mo yung sabihin natin nakaangat sa buhay, kasi naging blessing nga, di ba? Naturuan mo, pinagpala ka, pati siya. Pati yung mga generations yun na pinagpala pa rin or yung mga, ito nga, and thou shalt be called the repairer of bridge. Yung bridge po, paulit-ulit din sa Bible, pag sinabing bridge, sino yung kilala niyong nasabihan ng bridge? Ha? Iba yun, tama rin yun. Kasi sinabing sa bridge, sira eh. Di ba? Yung repair the bridge of the temple. Bridge of contract. Sino yung pinatay dahil sa bridge? Kay David na naman yun, si Uzzah. Di ba yung hinawakan niya yung ano? Tapos naasal si David, bakit ba pinatay ng Diyos to eh? Servant ko to eh. Eh, ganun talaga. Eh, bawal yung ginawa niya eh. So, sabihin nung, paano sabihin nung repairer of bridge? Sino magaling gumagawa yung nag-repair? Parehas, pero madalas ang malaki ang sweldo yung nag-create kasi magaling, nauuna sila sa technology. Pero minsan, yung mga nag-repair, mababa yung tingin. Pero still, positive actually yun. Imagine nyo kasi itong alam nyo si daddy, repair shop yan eh. Kaya naiisip ko lang. Sa totoo lang, ito pag nag-repair ng sasakyan, alam mo nakakatulong ka sa tao actually. Kaya yun ang naalala ko yung daddy. Sabi, ba't di natin singilin ng malaki-laki para kumita naman tayo? Ang dahilan ni daddy, sabi, Biyo, sisingilin mo pa, kaya nga nagpaparepair, di na bumili ng bago kasi wala silang pera.
Amen? Pwede natin ikumpara ito sa mga ano, mga damage sa pamilya nyo. Alam nyo ibang mga anak, alam nyo ba't umaalis na lang sa bahay? Wala silang pag-asa sa bahay. Hindi tama yun, ha? Pero minsan, walang mag-repair. Wala na mag-repair ito. Umalis na lang ako dito. Sa lecheng bahay na to. Sa impyernong bahay na to. Pero imagine nyo kung marirepair yun. Amen. Nahirap mag-repair. Sabi nga ni Daddy, bumili ka na ng bago. May mga sira na talaga ayaw mo na i-repair. Mas magastos pa. Kaya nakita ko dito, ano, minsan, pag yung sobrang, ano, ang tawag dito, may concern siya sa tao eh. Sa halip na pabayaan na lang, i-repair niya kasi nga sobrang pinagpala siya. Nakita niyo ba yun? Magaling siya, matalino. Ganun sana tayo, men. I-relate din natin sa pastor to. Alam niyo sa mga churches na may mga churches na masarap hawakan eh. Pag mayaman, ganyan-ganyan yun. Gusto nila, mag-preach na lang sila. Pero yung mga churches may mga sugat. Amen? Bahala na kayo dyan. Depende. Amen? Kung ikaw ay, may kita mo din naman yun. Kasi hindi mo talaga kaya, di wag. Pero nakita ko dito, parang tinataas niya yung mga repairer. Amen? Ginawa niyang title eh. Then, the restorer of paths to dwell in. Yan ang taga-ayos. Dalawa na lang. If thou turn away thy foot from the Sabbath. Pag umalis ka, sa ano yung Sabbath? Dalawang klase yung nabanggit yung Sabbath dito, pero medyo magkaiba sila. So, ang alam natin Sabbath, Sabado, at walang pabaho dyan. Pero mamaya, hold on to that, ha? Sabi kasi dyan, from doing thy... Again, kaduksan ko ito ng if. Kanina, if. So, yung sinasabi dito, ito yung dapat natin gawin. Okay? Kanina, sakripisyo. So, another positive thing na naman ito. Pero if, kung gagawin natin, if thou turn away from the foot of the Sabbath, yung sabihin nun, kung aalis ka sa Sabbath, anong Sabbath yan? Kaya sabihin ko, from doing thy pleasure on my holy day. Ibig sabihin, uy, tama-tama ito kanina sa Hebrews 10:25. Minsan, Sunday, minsan may service, anong gagawin mo? Anong gagawin mo dapat? Eh, kung ano man yan, nakaschedule lang, ano man yan, may gusto kang ibang gawin. Nakikita nyo ba yun? Sabat ngayon, dapat may gawin ka sa Panginoon. Pero daw, ibig sabihin nun, sa halip na gawin mo yon, minaliwala mo yon. Amen? Amen. You know, and call the Sabat a delight. Yung iba po na ayaw sa church, eh, church na naman, ang hirap, di ba? Pipilitin mo pa. Ikaw excited ka, kaso gusto mo sila din. Sana, di ba? So, ang hirap to, pero pag natutunan mo daw yan, blessing. Tuloy ko lang ha, para makita nyo. And the Holy of the Lord, honorable. Ibig sabihin, yun nga, parang kabaligtad na ito ng Malakay. Kung alam sa Malakay, di ba, hindi lang sa tithes yun, ha? Isa sa mga sinabi sa Malakay, yung ano eh, yung mga, ano tawag doon? Yung na-asar nila sila sa offering ng Panginoon. Kasi nga, may mga loko-loko rin na priest. Pero still, yung mga tao in general, parang ayaw na mag-church. Eh, yan na naman. Contemptible, yung term doon, di ba, nakakadiri. Eh, church na naman. Kasi nga, karnal, gani ayaw makita yung Bible. Lalo pa si Pastor, kasi may preach yan. Interpret niya, may sigaw niya pa. So, ayaw mo nun. Pero, kung kabalik na lang nun, may holiday ka, pero nag-church ka, inaano ko na lang, ha? And the Sabbath day delight. Uy, mas gusto ko mag-church. Anong ngayon? Ay, may transport strike. Maglalakad ako. And the Holy of the Lord, honorable, yung mga bagay na sinabi ng Diyos na banal, gusto ko yan. And shall honor Him in not doing thine own ways. Sinakita niyo yung sakripisyo, ito yung gusto ko gawin, ito yung paraan ko, hindi mo gagawin yun, kasi hindi yun ang gusto ng Diyos. Nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. So lahat na lang, no? Yung mga paraan ko, pinagpalit mo para sa Panginoon, yung nagsabihin nun. Anong reward mo? Then, shalt thou delight thyself in the Lord and will cause thee to ride upon the high places of the earth and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Okay? Ibig sabihin niyan, medyo hindi niya dinitalya, basta ang blessing niyan, yung mga high places in the earth, ibig sabihin niyan, parang kikilalanin ka rin. Again, hindi lagi sa sanlibutan, pero context ng Panginoon, ibig sabihin, kikilalanin ka niya. Amen? Amen? Amen. Yun na yun. So, anong point?
Anong dapat natin gawin para tayo maging guard or guardian or guide ng mga iba? Ano? Ha? Ha? Delight thyself, okay? Yung ginawa ko na lang dito, believe the should we should believe the Lord's promise. Yung pangako niya yun eh. Kaya sabi niya sa bandang muli, sabi, for the mouth of the Lord has spoken it. Mangyayari ba yan? Eh, sinabi ng Diyos eh. Eh, mangyayari. Sinabi nga ng Diyos eh. Kung wala ka tiwala sa Diyos, ano, di ba? Pag gusuluhin tayo, lagi yung banat natin kasi nga, talaga namang, alam ka namang, basta, ligtas ka na, basta, paniwala. Didilata mo na lang. Hindi. Pakita mo, pinangako ng Diyos yun. Hindi sa pananakot. Basta, ligtas ka, hindi ka iniwala, tanga mo naman. O, sige na, maniwala. Hindi ganun. Sabihin mo sa kanila, una, maniwala ka, ikaw mismo. Maniwala ka sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Ngayon, pagkatapos nun, sabihin mo sa iba, yun. Yun ang pinaka-point natin dito. Kung nagpapagabay ka sa Diyos, gagabayin mo iba sa hindi ka niniwala sa Diyos. Paano yun? Amen? Amen. Mag-church tayo, eh, pastor, ano eh? Baka mawala ng customer eh. Ah, sige, huwag ka na mag-church. Ano yun? Isa ka pang din naniwala. Okay, kaya yung mga points lang dito, pansin niyo yung mga terms dyan, guided, sabi kanina, continually, and then satisfied, children are blessed. Nabanggitan natin kanina yon. And then, ayun. So, ang dapat mong guide is? Asa na ba yun? 11. Sorry, yan. Kanina. And the Lord shall guide thee continually. Gusto mo bang ginaguide kayo, mga bata, minsan? Sorry, ha? Napatagal ba? Huwag mo na sabihin. Alam mo na yan, di ba? Sa buhay natin, may mga bagay talaga hindi natin alam. Dahil ang Diyos ay alam niya lahat, huwag mong assume na may mga bagay na darating yung panahon na pag 30 na ako, hindi na ako mag-church, alam ko na yan eh. Ano ba yun? So, lagi ang Diyos ang magagabay sa'yo para naman magabayan mo rin yung ibang tao. Amen? Okay, so last. Kaya basahin na lang akong verse. Napakaganda. The Psalms. Memory verse to ng mga bata eh. 78, 72. Basahin nyo para ready, go. So he fed them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hand. Yan po ay mahaba po yung ano no, yung chapter, pero inisa-isa lang po chapter ng Psalms, lahat ng ginawa ng Diyos sa Israel. Yun lang yan, ang simple. Kaya ang finale niyan, ganun nga siya, sila pinakain ng Panginoon according to the integrity of his heart. So, pwede yung dalawa eh, integrity ng Diyos tsaka yung tao. Eh, alam nyo naman yung iba, di ba, humiwalay na sa kanya. Eh, ayoko na niyan. Sina Cora, tsaka sina ano. Kasi yung iba daw, gustong bumalik. Ayoko na niyan. Walang mangyayari sa atin dito. So, may integrity ka ba? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung nagtitiwala ka, nasabi dyan, ikaw ay? Ikaw ay? Nagtiwala ka sa Diyos, ang Diyos ay matapat. Anong gagawin? Magagabayan ka. Amen? Pag mayabang nga, hindi. Kaya nakita ko sa iba yan, nagsimula ng tama, nagyabang. Kala niya, ano, wala nang mali sa akin. Alam ko na yan eh. May magkakamali at magkakamali kapag huminto ka na magtiwala sa Diyos. Amen. Kaya iba ayaw na magpakorek. Tandang pastor na ako, ikaw bata ka pa. Therefore, mali ka. Ganon? Hindi ka na nagabayan, kapatid. Sayang. Sana, ganon po ang ating... Naintindihan po ba? So, bukas po. Kasi ito yung pinakagusto ko eh. Ang hirap na naman yan. Sana walang madiscourage sa inyo pag nakita yung makulit. Kasi ito, walang mangyayari dito. Eh, hindi nasabi ko dati. Pero may nagsabi sa akin, invite natin yung mga bata ulit. So, na-move ako doon. Alam ko, hindi naman ako laging tama. Amen? So, baka may mangyari. Baka tulungan natin sila. Tsagayin ulit natin. Amen. Pag ganda tayo, pakita nyo na mahal natin sila. Amen. Na may pag-asa to. Hindi kami lahat napakagaling dito. Pero, nagtiwala ko sa Panginoon. Nawa, pakita natin sa kanila yung ganong desire. Yung andun yung paggagabay natin sa kanila. Dito kami, hindi para magyabang.
Kita mo ba ako? Ganito na ako eh. Ako ay nabasa ko na yung Bible ang dalawang beses. Ikaw ba? Parang ganun yung ano mo, yung tingin mo sa akin na ito, bisita pa rin. Di mo alam, baka iba dyan, malagpasan pa tayo lahat. Amen. Pag nagtapat tayo sa kanila, ibig sabihin, nagtapat tayo sa Diyos at sinagalang sila, I mean. Amen? Tandaan natin yan. So, let us guide them as the Lord guide us. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Ngayon, napakatagal pa kami ng konti. But I pray na kuha na yung mensahe. I pray, Panginoon, sa araw, Panginoon. Actually, hindi lang po sa araw ng bukas. Noon, nakita namin ngayong araw, buong araw, Panginoon, sa mensahe na wala ang sa amin na lalagpas, Panginoon, sa katuwiran niyo, Panginoon. Therefore, ang ikabatay na namin, Panginoon, kailangan namin ninyong paggabay sa napakaraming bagay, sa paglilingkod sa inyo especially. Nagbabago rin po yung mga bagay-bagay, ang atake ng kaaway. Nag-iisip din po siya kung paano gawin yung kanyang pademonyan. But kami po ay nawa magtiwala kami. Kahit po kami mahina sa maraming bagay, ang inyong salita pala ang napakagandang sundan, yung mga kaparaanan niyo, Panginoon. So, nawa, Panginoon, gabayin niyo, pinahingi po namin, gabayin niyo po kami araw-araw sa aming pag-iisip, sa aming pag-desisyon, Panginoon. And then, sa araw ng bukas, again, makita namin yung mga bata, hindi namin sila makita na walang pag-asa, tingnan namin sila, mahalin namin sila bilang future na gagamitin niyo rin, Panginoon. And therefore, umali namin sa kanila, gagabay namin sila. Later, Panginoon, another generation, gagabayin din nila yung another generation after them. So I pray na gabayin yung bawat isa, Panginoon. Ay, salamat agad sa inyong salita sa bawat isa, nagkatsaga, naglilingkod sa inyo, Panginoon, nagkikisa dito, Panginoon, at gagawin din po sa araw ng bukas at marami pa po, Lord. Yung lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.